So kung nagpalagay ka niyan tapos nagreklamo ka sa lakas ng RPM, eh hindi ko po maintindihan. Normal lang ba na mainit ang panggilid ng Sporty? Tataas ka talaga sa gas. Okay, ganun po yun. Okay, ngayon sasagot tayo ng mga questions galing sa ating comment section at gusto ko sana na i-check nyo rin to dahil baka ganito rin yung mga tanong nyo na hindi pa nasasagot. Let's go! So ang unang tanong natin galing kay Albert Limondo. Sir, tanong lang, ilang odo ka na pwede magpa-CVT cleaning? Dalawa yung pwede nating pagbasihan. So una, kapag ikaw yung regular rider. Ibig sabihin, pinang-aaraw-araw mo lang yung motor mo, papasok sa eskwelahan, or sa trabaho, pamalengke, weekend rides, yung mga tipong ganyan. Ang may re-recommend ko na distance travel bago ka magpalinis ng CVT ay tuwing 5,000 to 6,000 kilometers. Pero kapag ikaw naman ay delivery rider tulad ng Foodpanda or Lalamove, ang may sasuggest ko sa inyo is tuwing 3,000 to 4,000 kilometers na na-travel nyo. Mas maaga kasi mas babad yung inyong mga CVT o yung mga panggilid nyo o yung mismong buong motor nyo, mas pagod yan at mas exposed sa init. Kaya naman mas mabilis dudumi ang inyong mga panggilid. So punta naman tayo sa pangalawang tanong. Galing kay Algie Sarong, Lods, normal lang ba na mainit ang panggilid ng Sporty? Yes po, normal lang po na umiinit ang panggilid or CVT ng Sporty or ng kahit anong scooter. Kasi may friction, and then kulong pa yung CVT, and then magdamag na umiikot. So normal lang na iinit talaga yan. So huwag kayong mabahala. Pangatlong question galing kay DC. Pops, may idea ka ba kung pwede ko palitan ang Miosol I125 ko ng clutch assembly ng NMAX, same size except sa clutch pad, mas mahaba kaya mas okay ang kapit. So ang sinasabi niya dito na clutch pad is yung clutch lining. So sa tingin ko ang gusto niyang palitan dito is yung center spring at clutch spring. Kasi sabi niya mahaba kaya mas okay ang kapit. So hindi ko po may re-recommend na gumamit kayo ng ibang specs, lalong-lalo na kapag galing sa ibang motor. Halimbawa, yan tulad ng sabi niya, Miosol ay yung motor kakabitan ng pang NMAX. So hindi ko po nare-recommend kasi bawat motor ay may kanya-kanya pong sukat at specs na dapat ay sa kanya. So may possibility na mabibili nyo is ibang RPM lalo kapag aftermarket, pero kapag para sa ibang motor hindi ko yung mare-recommend. Alright? Galing kay James Sioson. Pops, ano kaya maganda? Mix or stock flyball lang ba? Ako mag-stick? Maganda po ba JVT 1614, sir? So ang sinasabi niya, kung pwede ba daw mag-combination ng 1614 or mag-stack lang ba daw siya. So hindi ko po masasabi kung maganda yung 1614 na JVT kasi hindi mo po sinabi sa akin kung anong motor mo. So halimbawa, ilagay mo sa MIUI 125, hindi po maganda yan kasi ang stack lang naman ng MIUI 125 is 12. Pag nilagyan mo yan ng 13 pataas, sa tingin ko magiging nonsense. So mas okay na pababa kaysa yung itataas mo doon sa stock, feeling ko hindi yan uubra. Ngayon, kung NMAX yan, baka mamaya kapares lang din yan yung stock. Kasi ang 1614, katumbas lang niya ay bandang 15 grams. Yun katumbas niyan. So sabi ko dito, depende rin sa needs niya. Halimbawa, kasi tinatanong niya kung anong maganda, diba? So depende kung gusto niyo ba ng arangkada o kung anuman. Hindi ko po masasabi kasi hindi niya binanggit. So kapag magtatanong kayo, kailangan puno yung details. Anong motor? Anong kailangan mo sa motor mo? Arangkada ba? Or what? Anong timbang mo? May angkas ka ba lagi? Mga ganun. Next question tayo. Next question kay Jerry Latras. Lakas ba sa gas pag naka 1000 RPM tapos 12 grams na flyball? So yung 1000 RPM ang tinutukoy niya dito is baka center spring or clutch spring. Kung MIUI 125 ang motor mo, yes, lalakas po siya sa gas kasi once na nagtaas ka ng RPM, center spring or clutch spring, automatic lalakas ka sa gas. Kasi ang stock lang ng MIUI 125 is 800 RPM. Next question galing kay Jerwin Fowler. Lodi, kakapa-change oil ko lang ng Kimco Like. 3 months pa lang sa akin ito. May vibration na agad. Please recommend or suggest on what to do next. Maraming salamat at ride safe. Una kong tinanong sa kanya is yung Odo. Ang sagot niya is 955. So ito ay nasa break-in period pa. So tinanong ko kung na-change oil na. Bakit ko tinanong? Kasi yung mga unang layer ng mga gears natin sa loob ng makina ay possible na nakakaskas pa at sumasama sa engine oil. Ngayon kapag medyo madumi yung engine oil, pwede mag-vibrate yung motor mo or hindi maganda yung takbo. Kaya kadalasan 500 to 1000 kilometers ng motor, pinapa-change oil agad. So sabi niya nag-change oil naman siya. So ang nakikita kong problema dito is kailangan mapalinis yung panggilid. Bakit? Kasi ganun din yun. Kapag nasa break-in period ka, yung unang layers ng mga pulley, belt,
flyball, lalong-lalo na sa clutch lining, nakakaskas yan. Yung dumi niyan umiikot doon sa loob ng CVT. Ngayon, kapag madumi yung loob ng CVT mo, magkakaroon ng vibration or hindi gaganda yung takbo ng motor mo. Kaya, yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng vibration. Alright, so yun. Magandang question to, by the way. Next question, galing kay Jonel Kiamco. Boss, Food Panda Rider ako, boss. Ilang 3,000 na odo ng NMAX V2 ko, need na ba magpalinis ng panggilid, boss? Ang sinasabi niya dito is 3,000 na daw yung odo niya. So sabi ko kanina, kapag ikaw ay delivery rider, tulad ng Food Panda, pwede ka na magpalinis ng panggilid kapag ikaw ay nakaka 3,000 to 4,000 kilometers. Alright? Okay, next question. Galing kay Carlo Rodriguez. Sir, ano pong magandang belt para sa MIUI? Ang maire-recommend ko dito is yung katulad ng stock natin. Hindi po ako fan nung racing belt o kung ano man. Kahit aftermarket, basta yung specs ay kaparehas ng stock. Yun ang maire-recommend ko sa inyo. Halimbawa, yung galing mismo sa Yamaha. So, ang isa pang maire-recommend ko na brand is yung Bando. Okay, next question. Galing kay Norman Lapwag. Sir, anong combination ng center spring at flyball ng skydrive para tumipid sana? So, para sa akin, ang masasabi ko is yung stock ulit. So, explain natin. Kapag pinababa mo yung timbang ng flyball mo at pinataas mo naman yung RPM ng center spring mo, tataas ka talaga sa gas. Okay, ganun po yun. Kasi yung mga stock flyball natin at center spring or kahit ano man yan, kinompute po yan ng mga engineers natin sa loob ng planta para mapunta sa optimal condition yung ating mga motor. Mabilis, maarangkada, na matipid sa gas. Dun yan binase. Kaya para tumipid, ibalik nyo lang sa stock. Okay? Next question. Galing kay Sir Raymond Garcia. Pops, okay lang ba yung flyball ko na mix na 9 at 11 grams pero naka 1000 center spring ako at nakapalit ako ng pulley ko, Pops. Okay ba setup na ganyan? So hindi ko pa rin masasabi kung tama to. Kasi hindi niya sinasabi kung para saan ba yung motor niya, kung saan niya ginagamit, may angkas ba siya, anong kailangan niya, arangkada ba, matipid sa gas o kung anuman. Kaya ang sagot ko sa kanya is depende sa needs mo po. Hindi porke nakakita ka ng ganitong setup, same setup, maganda yung performance or matipid ba sa gas, eh ganun na rin sa'yo. Kasi magkakaiba kayo ng riding habit, magkakaiba kayo ng throttle hobby. And then iba-iba rin tayo ng timbang at yung iba may angkas, yung iba may sidecar. Depende talaga sa needs, okay? Next question. Galing kay Reniel Buensalida. Boss, any suggestions or recommendations po sa akin? 90 kg rider, naka RS8 pulley set lang, napalitan sa panggilid ko, tsaka 13-15 grams na combination. Another na question about sa panggilid, pero hindi naman niya sinabi kung anong motor niya. So medyo mahirap mag-suggest kasi tulad ng 13-15 grams, kung MIUI to medyo mataas na to. Kung NMAX, hindi ko rin sure, parang stock lang siya. Kung Aerox, parang stock lang din. So dapat talaga sabihin niyo kung anong motor. Hindi ko pwedeng i-suggest sa inyo yung pang MIUI kung NMAX kayo. So again, dapat kung magtatanong kayo nito, kailangan kompleto yung details. Alright? Next question, galing kay Ricardo Malaya. Sir, nagpalit ako clutch spring 1000 RPM and center spring. Pero ang lakas ng RPM, pagpaalis pa lang or aandar. Flyball ko is 8-10 grams. Ano po ba gagawin flyball para mula yung RPM sa umpisa? Sabi naman kasi ng tropa ko, wait ko daw yung 1 week kasi lalambot pa yung center spring. Salamat, sir. Sabi dito, naka 1000 RPM siya na center spring tsaka clutch spring. And then, nagre-reklamo siya sa lakas ng RPM. So kung MIUI 125 yung motor niya, mataas yung 1000 RPM. Kasi 800 RPM lang po ang stock ng clutch spring tsaka center spring. So kung nagpalagay ka niyan tapos nagreklamo ka sa lakas ng RPM, eh hindi ko po maintindihan. So i-recommend ko po is ibalik sa stock. Next question natin galing kay Cian Silva. Ano kaya magandang setup pag palaging mabigat mga OBR ko at madaming karga pag nagde-deliver? So, sinagot ko siya na depende po sa motor. So, gaya po ng mga questions kanina, depende po talaga sa motor. Hindi po pwede akong mag-suggest ng pang MIUI, eh baka naman NMAX yung motor mo. So, kailangan po talaga kapag magtatanong kayo, sabihin nyo na kung ano ba yung mga details nyo. Anong motor, ilang kilometers, ilang liters, o kung ano man na pwedeng ibigay na detalye sa akin, ibigay nyo na po. Kasi hindi po talaga tayo magkakaintindihan. Para sa karagdagang kaalaman, click nyo lang yung video sa taas.